Ay dadako tayo ngayon sa ating pong pag-aaralan no, ng mga salita ng ating Diyos na buhay. At alam po natin na napakahalaga yung aral po no, ng ating Panginoon. At dapat po nating patuloy na alamin no, ang kanyang kalooban at upang tayo po ay maging aware no, sa ating mga buhay nito, sa mundo po ito na atin po ngayong ginagalawan, at hindi lang po tayo maging aware, kundi tayo din po ay maging masigla, maging malakas, maging masigasig no, sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos, no? Mahalaga po 'yan sa isang anak po ng Diyos. At ito po ang araw na ito ay araw po of course ng ating sama-sama, no? Sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon, sapagkat ito po ay utos po ng ating Panginoong Diyos na buhay. No, nais ko lamang pong basahin po natin sa katunayan na utos po talaga ng Diyos yung ating pagtitipon o ang ating pong pagsamba sa aklat po ng Hebreo, okay? Chapter 10, verse 25. Sabi po dito ng ating kapatid na Pablo, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching." So malinaw, no? Na huwag daw natin pabayaan na sama-sama yung ating pagtitipon. So mahalaga, ibig sabihin, yung pagsamba sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ito po ay utos ng ating Panginoon, at ito po kanya pong ibinigay na utos sa ating pong kapatid na Pablo upang ating pong makita, malaman ang kanyang mga nais po at kalooban po no, sa ating mga buhay. Kaya ang ating paksa ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na purpose of the gospel, equipping ourselves with the word of God. No? Pagsabing purpose of the gospel, ibig sabihin yung layunin ng ebanghelyo sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Okay? At pag sinabi pong equip or equipping, meaning to say, to make ready or prepare. No? To make ready or prepare. Kasi ang isang anak ng Diyos, kailangan lagi siyang handa. Amen po? Kasi ang anak ng Diyos, kailangan lagi siyang prepare sa sarili niya kapagkat hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang mamaya, hindi natin alam ang sa sunod na araw, at ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam. Kaya tayo po lagi dapat handa sa atin pong mga buhay na ito, na anuman ang mangyari po mga kapatid, ay hindi tayo magugulumihanan, hindi tayo mag-isip na kung anuman, sapagkat alam po natin na tayo po ay nakahanda, of course, sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos, ay atin pong malalaman na ang mga bagay na dapat po nating gawin, dapat nating iwasan, at dapat po nating pakinggan sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Sapagkat hindi natin alam no, na bukas, makalawa, magkaroon na ng gera o anuman ang mangyari sa ating bansa. So, nawa, huwag naman mangyari. Subalit, hindi po natin talaga hawak po kasi. No? Hindi natin hawak
ang mga bagay na yon, ang may hawak po noon, ang ating Diyos na buhay, at of course, lagi po natin pinapanalangin na nawa, huwag mangyari ang mga bagay na yon. Subalit, ito po kasing lahat na yan, nakasulat na po sa banal na kasulatan. Okay? So, kailangan po aware po tayo, dapat bilang isang Kristiyano, kailangan dapat ay ready tayo, lalo-lalo na sa mga taong nagtatanong sa atin, tungkol sa atin pong pananampalataya, paglilingkod, pag-asa sa ating Panginoong Diyos na buhay. Dahil po bang lahat ay merong pag-asa sa Diyos? Amen. Amen. May pag-asa tayo lahat sa Diyos. Ang pag-asa natin, kapatid, ay ang ating Diyos lang. Wala na pong iba. No? Ang pag-asa natin ang Diyos. Okay? Kaya ang sabi ko dito sa aklat po ng 1 Peter, nais ko pong basahin po sa inyo in the book of 1 Peter chapter 3 verse 15. Ano sabi po dito? 1 Peter chapter 3 verse 15. Sabi po dito, but sanctify the Lord God in your hearts. So malinaw, napakabanalin daw natin ang ating Panginoong Diyos saan? Sa ating mga puso. Pag sinabi po pakabanalin, ibig sabihin, isa puso natin. Amen po? Yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. At dapat ibigay natin sa Lord 100% na paglilingkod. Amen po? Hindi po 10% lang, 20% lang, 30% lang. Hindi po 50% lang. No? Kaya ang iba, naging 50-50 na kasi ang binibigay sa Lord, 50%, hindi 100%. No? Ano po ba ang ibig ko sabihin na 50%, 60% lang ang mga binibigay ng maraming mga Kristiyano ngayon sa gawain po ng Diyos? Kasi sa kanila, eh, parang bagang hindi seryoso yung paglilingkod ko sa Lord. No? Seryosohin po natin ang paglilingkod po sa ating Panginoon. Na dapat, once na merong inutos po si Lord, dapat po natin sundin sa ating po mga buhay. Kaya sabi dito, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Pabanalin ang Panginoong Diyos sa inyong mga puso at palagi maging handa. No? Na ano nyo po, nabasa nyo po? Palaging maging handa. Okay? Be ready always. No? Saan tayo palaging handa? No? Na magbigay ng kasagutan sa bawat tao na nagtatanong sa inyo ng dahilan sa pag-asa na nasa inyo na may kaabuan at takot. So, mahalaga yung yung ma-equip po tayo sa mga aral po ng ating Panginoon. Para po pagka merong nagtatanong sa atin, hindi po talaga maiwasan yon. Dapat meron po tayong paninindigan sa mga salita po ng Diyos. Eh po, mahalaga yung ating paninindigan. Okay? Mahalaga yung ating panghawakan yung mga aral po ng ating Panginoon. Kaya dito po, ay kung bakit tayo tinatanong ng mga tao, sa dahilan ng ating pag-asa sa ating Panginoon. Okay? Kaya po tayo ay binigyan ni Lord ng lakas, ng sigla, kasi ang pag-asa po natin sa buhay, hindi po ang trabaho. Amen? Hindi po ang negosyo. Hindi po ang mga matila na bagay. Anong pag-asa natin? Sino ang pag-asa natin? Si Lord, ang ating Diyos. Okay? Kaya anytime po yan, kaya po yung bawiin ni Lord yung sa atin. Amen po?
Because all of ours, from our God, yung lahat na sa atin, galing po yan sa Diyos. Wala tayong ni isang may pag-aari. Amen po? Ni kahit buhok natin o ano man, iniro tayong pag-aari dyan. Ang may pag-aari po sa atin lahat, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya kung siya may pag-aari ng lahat, mga kapatid, di po ba dapat ang may-ari ating paglingkuran? Amen po? Kasi hindi na po tayo talaga ang pag-aari ng sariling buhay natin. Basahin po natin sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 6. No? Tingnan natin kung sino ang may pag-aari sa atin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 up to verse 20. Sabi po nito, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of good, of God, and ye are not your own? Tingnan nyo po. Yung katawan pala natin, o ang buhay natin, hindi na po pala tayo ang may pag-aari. Verse 20. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Tingnan nyo, malinaw. So, ang dahilan pala kung bakit ang tao nilikha ng Diyos, dahil para ay purihin ang ating Panginoon. Amen po? Glorify God in our body. No? Mahalaga yung ating pagpupuri sa ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ano sabi ni Paul? Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Okay? Ano man daw ang ating ginagawa, kumakain man tayo, umiinom, gawin natin sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Kaya ang mahalaga, mga kapatid, kaya dapat tayo ay maging handa sa lahat po ng aspeto ng ating mga buhay, sapagkat tandaan po natin ano ba ang buhay sa harapan ng Diyos. Basahin po natin ang James. No? James chapter 4. Ano ba ang buhay natin sa Panginoon, mga kapatid? James chapter 4. Okay. Verse 14. Sabi nito, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? Oh, ano ba ang buhay ninyo? Sabi dito, it is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanishes away. Tingnan niyo po. No? Sabi ni Santiago, dapat hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Sapagkat ano ba ang iyong buhay? No. Tingnan niyo po. No, tinatanong tayo, ano ba ang buhay natin? Kaya sabi nito, ito ay parang isang singaw. Okay? Nakita niyo ba yung singaw sa pagsasaing? Diba? Sandali lang po yun. Maya-maya, wala na po yun. Ganun po ang buhay ng tao. Alam niyo pa, ang tagalan natin sa mundo, hindi po, sandali lang po tayo dito. Bakit? Kapagkat andan po natin ang 1,000 taon, isang araw lang po sa Lord.
2 Peter. Mababasa po natin yan. Okay? At ang sabi ko dito, ito ay parang isang singaw na lumitaw sa kaunting panahon at pagkatapos ay naglalaho. Okay? Although ang tao, mayroong mga tinatawag na generation. Salin-salin po yan. Pero tandaan natin, yung pagsalin-salin ng tao, hindi yan eternal, hindi yan forever. Amen po? Kasi pagdating ng Panginoon, wala na akong salin-salin. Amen po? Okay? Talaga nandun na yung judgment ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao, mga kapatid. Kaya yun po ang buhay ng tao. Kaya habang po tayo malakas pa, dapat ay patuloy po nating paglingkuran yung ating Diyos. Kaya, kailangan tayo ma-equip sa ebanghelyo po ng ating Panginoon. So may mga bagay na nais po nating ipahayag, mga kapatid. Number one, to challenge the believers from their Christian living. No, dapat tayo ma-challenge. Magkaroon ng hamon sa buhay. Amen po? No? Bilang isang Kristiyanong namumuhay, kailangan may hamon tayo sa buhay. May challenge sa buhay. Kasi ang buhay ko walang challenge, walang saysay. Amen po? Kaya kailangan may challenge sa buhay. Okay? So, para tayo maging matagumpay sa mga bagay na ito, mga kapatid, kailangan natin ma-equip ng mga salita po ng Diyos. Kailangan tayo ay magkaroon ng tinatawag ng paghahanda, no, sa buhay po natin. Okay? Kaya, anong sabi po dito, mga minamahal, sa 1 Peter chapter 5, verse 7, ano sabi? No? Casting all your care upon Him, for He careth for you. So, ilagak daw ang lahat ng ating o inyong kabalisahan, sabi ni Pedro, sa Kanya, sino Kanya, sa Diyos, sapagkat Siya ay nagmamalasakit para sa inyo. Tandaan po natin, lahat na problema natin, kabilisahan sa buhay, dapat ilagak po natin sa Lord. Amen po? Pag sabing ilagak, ibigay. Tama? Iiwan sa ating Panginoon. Okay? Sapagkat ang sabi ko dito, ang Diyos ang Siyang nagmamalasakit sa amin. Kapatid, ang tunay na namamalasakit sa atin, ang Diyos. Kaya dapat itong Diyos na ito na ating pinaglingkuran, hindi dapat ito natin ipagpaliban, yung ating pagsunod, yung ating pagsamba, yung ating patuloy na paglilingkod po sa ating Panginoon. Sapagkat Siya po ang nagmamalasakit po sa atin. No? Katotohanan po, hindi naman po tayo pinababayaan ni Lord. Ang tagal na po natin na naglilingkod sa Panginoon, maraming mga challenges sa buhay, maraming mga pagsubok, no? Pero kahit kailan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang Siyang nagmamalasakit sa atin. Okay? Napakahalaga ito ang Diyos natin pong pinaglingkuran. Ito po yung ating buhay. Amen po? Siya ang buhay natin, kaya dapat nakakonekta ang buhay natin sa Kanya. Okay? To challenge the believers from their Christian living. Okay? Mananampalataya ba tayo ni Lord? Mananampalataya tayo ni Lord. Kaya ang ating pamumuhay na, pamumuhay dapat ng Kristiyano. Amen po? Okay?
Pag sinabing pamumuhay na na Kristiyano, ibig sabihin po, yung pamumuhay mo na nakaayon na sa sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? So number two, devote ourselves from the Word of God. No? Italaga natin ang ating mga sarili mula sa mga salita ng Diyos. Diba? Kaya po, tinuturo natin lagi na kailangan magbasa, na magbasa, na magbasa, na magbasa ng mga salita po ng ating Diyos. Ang tanong, nagbabasa po ba tayo mga kapatid araw-araw? Amen. O hindi na? Okay? Eh, pastor, pagod na po ako eh. Tandaan po natin, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mas binigyan mo pa ng importansya ang laman kaysa espiritu. Sige ba? Tapos, kapag nagka-problema ka, lalapit ka sa Diyos. Eh, hindi mo nga nagagawa ang nais ng Panginoon. Eh di ba nakakalungkot? No? Kaya dapat, sa gawain ng Diyos, sa paglilingkod sa Lord, eh walang pagod-pagod dapat. Eh po? Yeah. Walang pagod-pagod yan. Kasi sa Lord po yan eh. Di po ba? Siya kasi ang source ng buhay natin. Kaya dapat hindi natin ipagpaliban ang ating pagbabasa. Eh bakit sa ibang bagay nagagawa mo hanggang magdamag ka? Di ba? John chapter 8 verse 31 or verse 32. Ye shall know the truth and the truth shall make you free. Malalaman mong katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Diba? Eh bakit pagkalakad-lakad kung saan eh? Masigla ka eh pagdating sa gawain ng Diyos. Matamlay ka, nangihina ka. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Kaya po, devote ourselves from the Word of God. Italaga natin. No? Ibigay natin, italaga natin ang ating mga sarili mula sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya nga ang sabi ko dito sa Psalms chapter 37, ano ang sabi dito ni Haring David, mga kapatid? Psalms chapter 37, verse 3 up to verse 5. Sabi dito, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shall be fed. Mahalaga yung ating pagtiwala po sa Panginoon sapagkat tayo po'y kumakain sa kanyang pagtatapat. Ibibigay ng Diyos, ibig sabihin, ang anumang mga bagay na kailangan natin, ang mahalaga lamang na tayo po ay tumiwala o magtiwala sa ating Panginoon at gumawa ng mabuti, na ang mabuti po na ating ginagawa ay ang ating pong pagsunod, ang ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Napakahalaga po mga kapatid, devote ourselves from the Word of God. Verse 4, ano sabi dito? Delight thyself. No? Delight thyself also in the Lord. Hindi o sinabi dito, delight thyself in worldly things. Hindi yung sinabi ni Lord. Kundi ang sinabi ni Lord, delight thyself also in the Lord. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Diba sa paglilingkod sa Lord, maligaya tayo? Hindi ka lang maligaya kapag ka meron kang ginawa na hindi maganda sa Lord. Sure po yan. Hindi ka naging masigla. Hindi ka naging maligaya pagka meron kang tinatago sa ating Panginoon. Si Lord po ang nakakaalam doon, hindi ako. Amen po? Kaya dapat tayo magpakaligaya. Hindi tayo dapat magpakaligaya sa mga bagay na material. Dapat
una ang nagpakaligaya tayo sa ating Panginoon. Saan? Sa kanyang mga salita, sa ating paglilingkod sa kanya, sa ating pananalangin, sa ating pagbabasa, sa ating pagdalo sa gawain ng Diyos, dapat maging maligaya tayo para po sa ating Panginoon. Diba? Ano ba sabi dito? And He shall give thee the desire of thine heart. Tingnan niyo po. No? Bibigyan kanya ng nasa o desire ng iyong puso. Mahalaga ang paglilingkod po sa ating Panginoon. Maaaring inisip natin minsan, para bagang wala lang. Kasi po, ang paglilingkod mo sa Lord, kaya parang wala lang. Kasi ang paglilingkod mo sa Lord, 10%, 20%, hindi 100% sa buhay mo. Pag sabing 50%, hindi ka totoo. Maging totoo ka lang minsan, pero sa sunod, hindi ka na totoo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So ano pang sabi nyo sa verse 5? Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Anong gagawin natin? Malinaw po na tayo dapat ay mag-commit o i-commit natin ating sarili sa Lord. Ihabilin, ipagkatiwala ang ating mga buhay sa ating Panginoong Diyos na buhay. Once kasi na i-commit mo na ang buhay mo sa Lord, doon na po pumapasok ang iyong kagalakan. No? Ang iyong pagkaligaya sa gawain ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yung commitment natin sa ating Diyos na buhay. Doon na po yun. Umpisa na po. Tuloy-tuloy na po yun. Pagka i-commit mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, ang gawain po ng Diyos ba? Ang ating bang pagsama sa Lord? Sama-sama ay araw-araw po ba? Hindi naman eh. Every Sunday lang. Diba? Every Sunday lang. Na tayo pong lahat ay sama-sama sapagkat ito pong nais ng kalooban ng ating Panginoon. Kaya ito po, malinaw na ating pong ihabilin o ipagkatiwala ang ating mga lakad sa ating Panginoon. Kaya sabihin din po dito, tumiwala ka rin naman sa Kanya. Ilang percent po ba ang paniniwala natin sa Diyos? Dapat 100% ang ating pagtiwala sa ating Panginoon. At saka yung pagtiwala sa Diyos dapat consistent. Amen po? Hindi lamang po magtiwala ka sa Diyos pag Sunday. Di ba? Hindi po magtiwala ka lang sa Lord sa mga gawain ng Panginoon. Araw-araw, consistent, araw-araw, oras-oras, minuto-minuto sa buhay po natin, dapat po tayo magtiwala po sa ating Panginoon. Sapagkat Siya po ang ating sandalan sa buhay po natin. Di po ba? He is our fortress. He is our shield. Di ba? Siya ang ating kanlungan sa buhay po natin. Siya po yan, 100% yan. Na ginagawa ng Diyos ang kanyang ginagawa para sa atin. Amen po? 100% higit pa nga ginagawa po ni Lord sa atin. Tapos tayo, ibigay natin kay Lord 10%, 30% sa buhay natin, 50%. Diba? Kasi kung ibigay mo ang sarili mo 100% sa Lord, aba, Sunday pala na umaga yan, masigla ka na, gagaya ka na sa Lord. Lord, ako'y sasamba sa inyo. Diba? Naalala niyo po si Abraham kung kinawag po ng Diyos? Anong ginawa ni Abraham? Gumising siya ng maaga. Diba? Kaya po, sa gawain po ni Lord, dapat huwag po tayong mali. Bakit pagtrabaho, ayaw nating mali. Pero kay Lord, nanilate tayo. Diba? Mahalaga po yun, mga kapatid. No? Gusto po ni Lord na tayo po ay ma-equip, no? Sa mga salita po ng ating Panginoon at ito po ang nais at ang kalooban po ng ating Diyos na buhay. Next po,
dedicate ourselves from the words of God. No? Dedicate ourselves. Ialay natin ang ating mga sarili. Okay? Sa mga gawain po ng ating Panginoon. Sa ministry ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ang buhay po ba natin nakadedicate na sa Lord? Amen. Naialay na ba natin sarili natin sa Lord? Amen. Dapat ialay po natin sa Lord. Lord, ito ang buhay ko. Gamitin niyo po, Lord, para po sa iyong kaluwatian at karangalan. Di ba masarap? Tama po? Once na nagawa natin, mga kapatid, no, ay talaga hong malamang hahabulin ka pa ng pagpapala po ng ating Panginoong Diyos. Kasi yun po talaga ang nais po ng ating Panginoon. Dedicate ourselves from the words of God. Kaya nga, nabasa natin kanina ang Hebrews chapter 10, verse 25, na huwag kaligtaan ang araw ng pagtitipon. Huwag kaligtaan ang sama-sama ng inyong pagtitipon. Kasi doon po pumapasok na inaalay na po natin ang ating sarili po sa ating Panginoon. Dinidedicate na po natin ang ating mga sarili sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Yung pagsamba ba natin every Sunday, ministry po ba ni Lord, gawain ba ng Diyos? Gawain po ito ng Diyos. Hindi ko po ito gawain, mga kapatid. No? Sa akin lang, sa buhay ko po. Di bali nang mawala sa atin anumang mga bagay basta tayo tuloy-tuloy sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Sapagkat alam po natin na ang Diyos hindi naman nagpapabaya sa atin. Ang Diyos ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Kaya nung sabi niya sa Hebreo, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man. Kahit kailan hindi ko tayo iiwanan po ng Diyos. Yung mga tao lang ang naiiwan sa Diyos. Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Di po ba? Sa buhay po ni James at saka ni Humphreys, during that time sa panahon ni Moises, iniwan nila ang paglilingkod po sa Panginoon. Sa panahon nila ni Pablo, si Demas, iniwanan nila. Tinalikuran nila ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya po nandoon, kung atin po mababasa ang buhay nila, nagiging irresponsable po sila sa buhay. Nagiging hindi maganda ang resulta ng kanilang mga buhay sapagkat tinalikuran po nila, iniwanan po nila ang tunay at totoong Diyos. Okay? Kaya mahalaga, dedicate ourselves from the words of God. Next, discipline ourselves from our walk with God. Mahalaga yung disiplina sa ating paglilingkod sa Lord. Amen po? Anong disiplina ibig sabihin? Disiplina sa pagbabasa. Disiplina sa pananalangin. Disiplina sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Lahat po yan dapat nakahanda, mga kapatid, sa buhay po natin. Kaya nga po, equip, no? Kaya nga po, ang equip or equipping to make ready or preparation or prepare. Dapat naka-prepare, nakahanda na yung ating sarili sa ating pong paglilingkod. Sa ating pong paglalakbay, kasama po ang ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito po, meron pong attendance na sinasabi ni Lord sa ating pong paglalakbay kasama po yung ating Panginoon. Sa aklato ng Romans, basahin po natin mga kapatid, Romans chapter 12. At ang sabi ni Pablo,
verse 1 up to verse 3. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, pag sinabi po na present your bodies a living sacrifice, ibig sabihin po, dapat nandoon ang ating katawan sa pagsamba sa Diyos. Amen po? Dapat present tayo, nandoon tayo. Hindi tayo dapat mawala sa paglilingkod, sa pagsamba sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi po dito, ito pala ang katanggap-tanggap sa Diyos, no? Acceptable unto God. At ang sabi po dito, na ito ay inyo makatwirang paglilingkod. Okay? Verse 2, and be not conformed to this world. Okay? Huwag daw tayo makiayon sa mundong ito. Delikado po kasi. But be transformed by the renewing of your mind. No? Dapat po magbago na tayo. Magkaroon ng tayong tinatawag na transformation sa kaisipan natin, sa buhay po natin. At dapat, ang sabi ho dito, meron na po tayong tinatawag na pagbabago ng ating mga kaisipan. Okay? Kaya, di ba, sa Bible study natin kahapon, yung topic natin, anong topic natin kahapon? Think on these things. Isipin ang mga bagay na ito. Kaya po, napakahalaga na yung ating pong buhay na ito, mga kapatid, ibigay natin dapat is 100% sa ating Panginoon. Huwag na po tayong magtira pa. Itodo na po natin sa paglilingkod po sa Lord. Okay? Kasi po, pagka hindi mo yan ibigay 100%, sure po yan, ikaw din ang mahihirapan. No? Maaring inisip mo, 50% lang, okay na yan. 80% lang, okay na yan. Okay? Kaya minsan, nagdadalawang isip ka, dumalo, magbasa, manalangin, hindi mo nagagawa. Kapatid, tandaan po natin, once na ikaw tinawag ng Diyos sa kanyang gawain, hindi mo pwedeng takasan si Lord. Amen po? Hindi mo pwedeng takasan si Lord. Bakit? Kasi baka mangyari sa iyo katulad sa nangyari kay Jonas o kay Jonah. Diba? So, once na ikaw dinagay ni Lord sa paglilingkod, dapat ibigay mo na yung 100% sa ating Panginoon. Okay? Next. Ano pang sabi dito? To comfort the believers from their trials. Yung purpose of the gospel pala, mga kapatid, ay kinukomfort po tayo bilang isang mananampalataya sa ating mga pagsubok, no? Sa ating mga trial sa buhay. Okay? So, napakahalaga na makita ho natin. Kaya ito po, 2 Corinthians. Okay? Basahin po natin 2 Corinthians chapter 8. Ano sabi po dito ni Pablo? Ano po ang nangyari dito, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 8 verse 1 up to verse 5. Ano po ang trials na nangyari sa kanila? Sabi dito, verse 1, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that
in a great trial, affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ano po ang kanilang mga trials? Ano po ang kanilang mga naranasan pagsubok? Di po ba yung deep poverty? Yung malalim na kahirapan sa buhay? Pero tingnan niyo po, hindi po sila naapektuhan kahit po sila ay mahirap. Ano pong ginawa po nila, mga kapatid? Nandun pa rin ang kanilang kagalakan at ang kanilang malalim na karukhaan na ay sumasagana, sabi ni Pablo, sa kayamanan ng kanilang pagkamapagbigay. Saan? Sa gawain po ng ating Panginoon. Bakit nagawa nila yon kahit napakahirap nila sa buhay? Kasi po, ginagawa nila ito para po sa ating Panginoon. Verse 3, ang sabi, for their power are their record, yea, and beyond their power, they were winning of themselves. Tingnan niyo po, kusa sila sa kanilang sarili. Kaya po, mga kapatid, yung ating pagbibigay dapat kusa sa Lord. Amen po? Kaya hindi po tayo namimilit dito na ikaw ay magbigay ganito ganyan. Hindi po. Kusa ang malaga sa ating Panginoon. Verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Tingnan niyo po. Sila pa po ay nakiusap kay Pablo. Anong pakiusap nila? Sila po ay nagsusumamo po kay Pablo na tanggapin ang kaloob para po sa paglilingkod sa ministry ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ha, ano po mga trials nila? Deep poverty, napakahirap nila during the time, mga kapatid. Naranasan nila na maaaring wala na ako silang kinakain dahil sa hirap ng buhay. Pero tingnan niyo po, sila po ay nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi binigay nila sa Diyos yung kanilang sarili na 100% sa ating Panginoon. Verse 5, and this they did, not as we hope, but, ito po ha, but first gave them their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Tingnan nyo po, bakit po nagawa nila ito? Kasi una, ibinigay nila 100% ang kanilang sarili sa ating Panginoon. Tingnan nyo po, palagay ko kapag ka isang mananampalataya, pagka ibigay lang niya sa Lord 10%, 80%, 90%, hindi 100%, malamang wala na siya sa paglilingkod dahil sa tindi ng kanilang karanasan. Yung tinatawag po na deep poverty na nangyari sa buhay nila. Pero hindi po sila natinag sa paglilingkod. Bakit? Binigay po nila sa Diyos 100% ang kanilang sarili sa ating Panginoon. Ganun din po sa paglilingkod natin, mga kapatid. Once na ibigay natin sa Diyos ang 100% para po sa Lord, hindi mo iindahin ang kahirapan sa buhay. Amen? Hindi mo iindahin ang anumang mga bagay sa mundo ito. Bakit? Ibinigay mo ng 100% sa Diyos ang buhay mo, mga kapatid. Tingnan mo mga trials nila. Ito ba? Okay? Mga nangyayari sa buhay nila, mga kapatid. Lahat po tayo may history sa buhay. Amen po? Lahat tayo may karanasan. Lahat tayo ay may pinanggagalingan. Diba? Oh. Tingnan niyo lamang, mga kapatid.
Minsan, nababalikan ko ang buhay ko, napapaiyak ako sa Lord. Bakit? Biro po, nag-aaral ako, nagtatrabaho. Gaano hirap? Alam mo ba anong trabaho ko, nag-aaral ako ng high school? Nag-iipon ng bato sa ilog. Kung saan-saan ako pumunta para lang kumita. Maitustos sa aking mga pahilangan. Dahil sa hirap po ng buhay. Kaya ang dahilan kami mga kapatid ay nakotak-otak dahil po sa hirap ng buhay. Nagkanya-kanya na po kami hanap buhay. Kahit po hindi pa dapat maghanap buhay. Lahat tayo may story sa buhay. Tingnan niyo po kung gaano tayo inangat ng Diyos. Amen po? Tingnan niyo po ngayon sarili niyo. Di ba? Oo. Saan tayo dati? Nung hindi tayo naglilingkod sa Lord, saan tayo dati? Wala naman tayo dati. Di ba? Wala tayo noon sa naranasan natin ngayon. Amen po? Amen. Lahat tayo may karanasan. Lahat po ng buhay natin may istorya sa harapan ng Panginoon. Pero tingnan niyo po, dahil sa kabutihan ng Diyos, tapos hindi pa natin ibigay 100% sa Lord, no? Nakakalungkot. Diba? Ibigay natin. Kaya nga mahalaga na ang salita ng Diyos ay dapat po natin bigyan ng pansin sa buhay po natin. Ito po ang layunin ng Ebanghelyo sa buhay po natin. Na tayo po ay ma-equip. Na tayo po ay ma-comfort bilang isang mananampalataya mula sa mga pagsubok sa buhay po natin. Okay? Kaya noong mula pa noon, talagang nakita ko na ang biyaya ko ng Diyos sa buhay ko. Diba? Noong time na yon, hindi ako marunong ng kahit na English na kapiraso. What, when, where, hindi ko po alam yan. Blanco ako dyan. Kasi po, noong high school ako, nag-aaral ako mga kapatid, noong high school lamang po ibigay sa inyo yung ano, karanasan ko po. Pagka-subject na po na English, umalis na ako kanyan. Yan ang ayaw kong subject. Diba? Pero ang totoo pala, importante pala lahat. Diba? Pero tingnan niyo po, noong ako po ay nag-umbisya na naglilingkod po sa ating Panginoon, doon ko po nakita na dahan-dahan po ako inangat ng ating Panginoong Diyos. Saan? Una sa trabaho. From janitor hanggang sa nagiging supervisor. Natuto mag-computer na hindi ko naman alam yun. E saan galing ang talino na yun? Di ba sa Diyos? Lahat po yan sa Diyos, kapatid. Hanggang sa ngayon, tayo po ay inangat pa rin ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Dahil alam ko na ngayon ang what, when, where. At saka who. Diba? Pwede ng Panginoon. Diba? Napakalaking bagay po yun kahit apat lang. At least, malaking bagay yun sa buhay po natin. Nakita mo lamang po yung pag-angat ng Diyos sa iyo. Diba? Dati naman, hindi natin nakamtan ang mga bagay na ito sa buhay natin ngayon. Tama po? Amen. Hindi naman, wala naman yun eh. Pero, tingnan niyo po, nung nag-umpisa ka sa paglilingkod sa Diyos, ano po bang ginawa ng Diyos sa iyo? Wala lang? Meron ba wala? Marami. Diba? Kaya nga tayo ngayon eh, nandito sa binigay ni Lord na building, dahil nga po, inangat po tayo ni Lord. Amen po? Oh. Hindi tayo binubutong ni Lord. Kahit wala tayo trabaho. God will provide. Amen? Amen. Pagka naghahanap ka ng mga bagay, bago pa maglingkod sa Lord, eh, hindi na God will provide po yan. Diba? Ikaw na yan ang naghahanap, ikaw na nag-provide. Pero kung God will provide, dapat makita mo
na kahit po wala kang trabaho, nandun ang biyaya ng Diyos. Amen po? Dahil sa iyong pananampalataya. Si Pablo, ganun din. Sabi nga ni Pablo, we walk by faith. Not by sight. Diba? So, malinaw po yan mga kapatid. Napakahalaga po na makita ho natin na ang nagkukomfort sa atin maliban po sa ating Diyos, of course, kasama po yun ang kanyang mga salita. Kaya madalas po ako sinasabi, hindi po pwede sabihin na ng tao, oh, ako naglilingkod sa Diyos, and yet hindi mo nababasa ang salita ng Diyos. Hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Paano mo sundin? Hindi mo nabasa. Diba? Imposible. Sa isang mananampalataya na sundin niya ang Diyos, hindi naman niya binabasa ang salita ng Diyos. Imposible yun. No? Imposible. Kaya natin yung nasunod-sunod kasi binabasa natin, pinag-aralan natin, pinapakinggan natin, inaalam natin, sinasalisip natin yung mga aral po ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Okay? Next, to convict the believers from the truth. No? To convict. No? Kaya dapat isang Kristiyano ay hindi lamang dapat di-convince. No? Dapat nakukonvince sa lagi sa mga salita po ng Diyos. No? Kaya po, mahalaga po na huwag na tayong di-convince, dapat nakukonvince tayo lagi sa mga aral po ng ating Panginoon. Sa mga salita ng ating Panginoon Diyos sa buhay. Okay? Meron naman tao di-convert. Di-convince, di-convert. Huwag na po dapat. Okay? Dapat, basahin natin ang salita ng Diyos. Pag nilinilayan natin, isa pamumuhay natin, yung mga aral po ng ating Diyos na buhay. Okay? Next! Basahin po natin John chapter 8 verse 31. No? John chapter 8 verse 31. Anong sabi dito ng ating Panginoon? John chapter 8 verse 31 up to verse 32. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Continue in my word. Mahalaga. Magpapatuloy sa mga salita ng Panginoon. Pag sinabi po nagpapatuloy, hindi lamang po isang taon yan. Hindi lamang isang buwan ang pagbabasa mo. No? Na mga salita ng Diyos. Yung pagsasaliksik mo ng mga salita ng Diyos, kundi dapat, ang pagbabasa dapat, habang nabubuhay tayo sa mundo, habang hindi pa malabo ang mata natin, magbabasa na tayo dapat, tumagbasa na tayo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kailan mo pa hintayin pag wala ka ng mata? Magbasa ka? Kailangan mo pa babasa yung salita ng Diyos? Di ba? Kaya mahalaga ang ating pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Nagpapatuloy tayo, ibig sabihin, sa mga aral ng ating Panginoon. Nagpapatuloy sa mga salita ng Diyos. Kaya sabi po ng ating Panginoon, then are ye my disciples indeed. Ang totoo palang disipulo ng Panginoon o tagasunod, nagpapatuloy yan sa mga salita po ng Diyos. Amen? Nagpapatuloy po siya, mga kapatid. Kaya siya po eh, lagi yan kasigla sa gawain po ng ating Panginoon. Kasi nagpapatuloy. Verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Malalaman mong katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Saan tayo palayain? Sa mga maling aral. Amen? Sa mga hindi katotohanan ng mga aral, sa mga hindi katotohanan ng mga sinasabi
Palalayaan po tayo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ang salita ba ng Diyos ay totoo? Amen. Totoo. Kung ang ating Diyos ay totoo, of course, ang kanya rin mga sinasabi, totoo po yan. Hindi lamang po yan 100%, kundi 200% na totoo ang sinasabi po ng ating Panginoon. Magduda ka kapag katao ng salita, pero pag sinabi ni Lord, huwag ka na magduda. Amen? Kasi totoo ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Now, ano pa po? Sunod, to convert the believers from the wrong practice. No? Kailangan tayo ma-convert sa mga maling ginagawa sa buhay. Kaya mahalaga ang salita po ng Diyos. To convert the believers. Bakit? Pastor, bakit believers lagi ang tinuturo, hindi iba? Kasi tinuturo ni Lord sa mga mananampalataya ito. Hindi po ito sa mga hindi mananampalataya. Kasi pag turuan mo ang mga hindi mananampalataya, hindi ka pakinggan. Amen? Baliwala sa kanila yan ang salita ng Diyos. Pero tayo bilang mananampalataya, mahalaga sa atin ang salita ng Diyos para tayo ma-convert sa mga bagay, sa mga maling pamumuhay sa mundo ito. Yun po ang tinatawag na temporal salvation. Pag sabi temporal salvation, yung kaligtasan natin dito sa lupa. Amen po? Kailan tayo maligtas sa mga maling aral, mga maling pamumuhay, mga maling ginagawa ng mga tao. Kailangan po tayo maligtas. Now, of course, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang aral po ng ating Panginoon to convert the believers from wrong practice. Basahin po natin mga kapatid. Acts chapter 3. No? Acts chapter 3 verse 19. Ano sabi ni Pedro mga kapatid? Acts chapter 3 verse 19. Sabi po dito ni Pedro, repent ye therefore, no? And be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Okay? Kaya po, pinag-repent ito. Sino? Yung mga nakikinig ng mga salita ng Diyos. At hindi lamang sila ay magsisid, kundi sabi ni Pedro, dapat kayo magbalik loob kasi marami mananampalataya during the time na ang ginagawa, ginagaya nila yung tinatawag po na mga kasamaan o maling mga ginagawa ng mga tao during that time. Kaya ang sabi ni Pedro, Acts chapter 2 verse 40, and with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from these untoward generations. Kasi during that time, no? Napakarami po mga gumagawa ng mga baluktot na mga ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Mga baluktot na mga saling lahi during the time. Kaya sabi ni Pablo, save yourselves. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Ibig sabihin, ialis. Huwag gayahin. Diba? Huwag tangkilikin. Kaya po, ano sabi niya dito sa verse 19? Magsisi kayo sa mga tuwid
at magbalik loob kanino sa Diyos upang ang inyong mga kasalanan nawa ay mapawi kapag ang mga panahon na kaginawaan ay dumating mula sa harap ng Panginoon. Tingnan niyo po. So meron palang naghihintay ng kaginawaan galing po sa Diyos. Once na tayo po ay makonvert, magbalik loob sa ating Panginoon, mga kapatid. Mahalaga yung ating pagsisisi sa Lord. Hindi para maligtas sa impyerno, kundi para tayo maligtas sa untoward generation. Amen? Magbalik loob tayo sa Diyos. Ano man mga pagkukulang natin, ihingi natin ang tawad po sa ating Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, dumarating mula sa harapan ng Panginoon, ano po ang darating sa atin? Kaginhawaan. Okay? Kaginhawaan, mahalaga. Okay? Kaya mahalaga to convert the believers from the wrong practice. Kaya nga, may paalala lagi si Lord sa atin, mga kapatid. Colossians chapter 2, verse 8, kaya dapat tayo mag-ingat. Diba? Colossians chapter 2, verse 8, sabi dito, beware lest any man spoil you through philosophy. No? Dapat mag-ingat tayo doon. And vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandinig lang. Ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral sa libutan, at hindi ayon kay Kristo. Kaya mag-ingat po tayo doon, mga kapatid. Kaya mahalaga po na tayo po'y ma-convert sa mga maling pamumuhay, sa mga maling ginagawa. Okay? Anong sunod? To correct the believers from the wrong doctrines. Kinokorek tayo ng Ebanghelyo ng Diyos. Saan? Sa mga maling doktrina. Sa maling mga doktrina sa buhay natin. Kaya nga po, kinorek na po tayo ni Lord, di ba? Ang doktrina natin dati ay gumawa lang tayo ng mabuti, papunta na tayo sa langit. Maligtas na po tayo. Pero nung tayo po ay tinuruan ni Lord na kaya pala tayo gumawa ng mabuti dahil po ito ay bunga ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Ano po? Bunga po yan. No? Kasi kung ang kaligtasan, paggawa lamang ng tao, hindi nakasalala yung pagliligtas niya sa sarili niya. Amen po? Nawala na yung ginawa ng Diyos. Doon po sa krus ng Kalbaryo. Tama po? Kaya nga tayo tinubos ni Kristo para iligtas. Tapos na po ang kaligtasan. Kaya sabi ni Lord, it is finished. Tapos na. Ginawa na po ni Lord. No? Ang iba, ginagawa pa lang hanggang ngayon. Eh, hindi pa sila kontento sa ginawa ni Lord. Diba? Oo. Kasi pagka ang ligtas na tao, ang bunga, meron po yung bunga. Meron po yung ebidensya. Meron pureba yan. Anong pureba? Nagbilingkod siya sa Lord. Amen? Anong pureba? Nagbabasa siya, nananalangin. Ang gusto na hindi siya ng puso niya, magbilingkod sa Lord. Yun po ang pureba. Yun po ang ebidensya ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Hindi po yan ang cause. Tandaan po natin, iba yung cause and effect. Amen? Iba yung cause and evidence. Iba po yun. Ang cause, si Lord. Ang ebidensya, ang ginagawa natin. Pananampalataya, ginagawa po natin sa Panginoon. So, to correct the believers from the wrong doctrine. Okay? Bakit? May mga
Tumatalikod na ba sa paglilingkod sa Lord? Marami ang tumatalikod, you know why? Sapagkat hindi nila alam ang tunay na doktrina ng Panginoon. God. Ang gusto lang nila, labas-pasok para makita lamang na sila ay makadiyos. Sila ay naglilingkod di umano sa Panginoon. Pero mali ang doktrina na kanilang pinanghawakan. Kaya tuloy, hindi yan tatagal, mga kapatid. Maaaring naglingkod lang yan ng isang linggo o ilang buwan, ilang taon. And then, pagkatapos noon, ay tatalikod na sa paglilingkod. Sapagkat mali po ang kondisyon. Mali ang doktrina na pinanghahawakan. Okay? So, salamat sa Diyos dahil dinala tayo sa tama at totoong paglilingkod. Bakit po tinalikuran ito si Moises during the time ni James at saka ni Hambres? Basahin po natin. 2 Timothy chapter 3. Ano sabi dito? Verse 8. Ngayon tulad nila ni James at Hambres na sumasalungat kay Moises. Sinalungat nila si Moises, mga kapatid. Ay gayon din naman ito na sinasalangsan ang katotohanan. Mga taong bulok ang mga pag-iisip. Itinakwil patungkol sa pananampalataya. Yung mga tumatalikod pala, yung mga sumasalungat pala sa lingkod po ng Diyos, yung mga sumasalangsan pala sa katotohanan, sabi po ni Pablo, mga taong bulok ang kaisipan. Diba? Masakit si Pablo magsalita, di ba ba? Bulok ang kaisipan o ang pag-isip. Kaya ano pong resulta? Itinakwil patungkol sa pananampalataya. Pagka tinakwil ka sa pananampalataya, hindi ka na talaga mananampalataya sa totoo at tunay na aral na doktrina o tungkol sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Punta naman tayo kay Mang Demas. Ha? Galing na tayo kay James at kay Hambres, you know? Dito tayo ngayon kay Demas. Ano sabi dito? Verse 10, 2 Timothy chapter 4. Ano sabi ko? Sapagkat, sabi ni Pablo, sapagkat pinabayaan ako ni Demas na iniibig ang kasalukuyang sanlibutan ito. Tingnan niyo po. At tumungo sa Tesalonika, si Crescente ay sa Galacia, si Tito ay sa Dalmatia. Tinalikuran daw siya ni Demas. Anong ginawa ni Demas? Iniibig niya ang kasalukuyang mundo o sanlibutan. Nasa sanlibutan na siya, mga kapatid. Tingnan niyo po. Pero kung subaybayan mo, kung anong nangyari sa kanila, nagiging pariwara sila sa buhay. Diba? Ganon din si Alexander. Dati din siyang kasama ng Panginoon, ni Pablo. Pero anong nangyari? Humiwala din siya, nagsarili siya ng gumawa ng gintong Diyos-Diyosan. You see? Kasi ang paglilingkod mo sa Lord, mga kapatid, hindi po pwede na ipagpalit mo yan sa mga material na bagay. Amen po? Marami kasi mga Kristiyano, ang paglilingkod sa Lord o ang Diyos sa pinalingkuran, ipinagpapalit sa mga bagay dito sa mundo. Hindi po. Tandaan po natin, kung ang isang bagay sa mundo na ginagawa mo, na kahit po pinagpapala ka, kung ito ba nakakasira ng paglilingkod sa Lord, iwanan mo yan, kapatid. Hindi yan tunay na blessing ni Lord. Amen po? E kung
ikaw wala ka naman sa paglilingkod, di wala rin. Di po ba? Kaya mahalaga po, mas maganda na naglilingkod ka sa Lord at yan ang ginagawa mo, pinagpapala ni Lord. Amen po? Ano mo naman yung pera kung wala tayo sa Lord? Wala din po yan. Tandaan natin, ang pera may limitasyon. Amen? Si Lord pa may limitasyon? Wala. Okay? Maraming hindi mabili ng pera. Yung kapayapaan, nabibili ba ng pera? Hindi. Yung comfort, nabibili ba ng pera? Hindi. Yung masarap na tulog ba, nabibili ng pera? Hindi. Pastor, nabibili po yan. Bibili ako ng tabletas na pampatulog. Baka hindi ka na magising, no? Lahat ng mga bagay sa mundo may limitasyon. Limitado lang po yun. Pero ang Diyos, natitulang ko na, He is our unlimited God. Wala siyang limitasyon na gagawa niya ang lahat ng mga bagay ayon sa nais po niya. To correct the believers from the wrong doctors. Kaya pagka kinokorek tayo ni Lord, dapat pasalamat tayo. Amen po? Pasalamat tayo dapat. Huwag tayo magalit. Huwag tayo magalit kay pastor kasi pag nagalit kay pastor, nagagalit ka rin sa Lord. Amen po? So malinaw po yan. Kinokorek tayo even ang pastor, kinokorek din po yan ni Lord. Mas matindi ang pagkorek sa pastor. Di ba? Kaya ang gusto po ng pastor na ang mga mananampalataya ay patuloy na naglilingkod sa Lord. Kaya tingnan niyo po, nalulungkot ang pastor kapag ka may nawawala sa gawain ng Diyos. Malungkot po. Kala niyo ba, hindi malungkot pastor? Malungkot po. Okay? At akala niyo ba, pastor, wala rin problema? May problema din po ang pastor. No? Akala nyo, wala lang. Okay? Pero bakit kahit may problema ay nakatawa pa rin pastor? Kasi po, kinumit na natin ang sarili natin sa Lord. Amen po? Hayaan natin si Lord. Ayon siya gumawa ng lahat. Okay? Basta tayo tuloy-tuloy sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. To correct the believers from the wrong doctrines. Kaya di po ba, pinag-aralan natin, doktrina ng Diablo, doktrina ng tao, at doktrina ng Diyos. Nakita natin yon mga kapatid, kung ano ang pagkakaiba. Okay? Ang doktrina ng Diablo, puno ng kasinungalingan yan. Di po ba? Pag sinabi ng isang mga aral, ako ang sugo ng Diyos, aba, doktrina na ng Diablo yan. Kasi ang sugo ng Diyos si Kristo, hindi tao. Di ba? Hindi ang founder. Okay? Ano pa, mga kapatid? Mahalaga yung doktrina. Malaman natin, dapat maging matatag po tayo sa doktrina po ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Bakit po nanatili na ipangaral ang salita ng Diyos? Basahin po natin. Sika 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ano sabi dito? Sa wikang Tagalog, mag-ingat sa iyong sarili at sa doktrina, magpatuloy sa mga ito. So saan doon tayo magpatuloy? Sa doktrina ng ating Panginoon. Sapagkat sa paggawa nito, kapwa mo may liligtas ang iyong sarili at sila na nakikinig sa iyo. Saan maligtas? Maligtas sa mga maling aral. Amen? Maligtas sa mga maling doktrina, maling pamumuhay, at maling ginagawa sa mundo po ito.
Okay? Kaya po, dapat magpatuloy tayo sa doktrina po ng Panginoon. To correct the believers from the wrong doctrines. Next, to compact the believers from other brethren. Pag sabi o compact, sama-sama, magkaisa. Tama? Sa ating mga kapatid, kaya tayo may joint fellowship. No? Dapat mahalagahan po natin yan kasi doon po tayo pinapalakas ng ating Panginoon. No? Para makita din natin mga kapatid na ito pala mga kapatid natin sa Panginoon. Sila pala ang patuloy na naglilingkod sa lugar na yon. Diba? Nakapagbigay sa atin ng sigla, no? Ng lakas sa ating buhay spiritual. Diba? So dapat active tayo doon. Okay? Hindi dapat na maging active sa mga pasyal-pasyal. Dapat active tayo una sa gawain ng Diyos. Di po ba? Okay? Kasi nakapagbigay sigla po yan sa atin mga kapatid. Okay? Pinapalakas po ni Lord yung ating fellowship, yung ating buhay espiritual. Kaya, ano sabi po dito mga minamahal sa Acts chapter 2? Yung nangyari during the time na ni Pablo o nila ni Pedro, Acts chapter 2, verse 42. Ano sabi dito? Acts chapter 2, verse 42. At sila ay nagpapatuloy o nagpatuloy ng may katatagan sa doktrina at mga ng mga apostol at sa pakikibahagi o fellowship at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Tingnan nyo, nagpapatuloy sila ng may katatagan sa pagsama-sama fellowship. No? To compact the believers from other brethren. Sama-sama tayo dapat bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Sama-sama sa pagsamba, sama-sama sa pagbabasa, magbigay ng oras pagbabasa, sama-sama sa pananalangin. Di po ba? Sama-sama sa pagsasaliksik, sa pagsamba sa ating Panginoon. Kailangan sama-sama. Sama-sama sa pag-awit na mga awitin para sa ating Diyos. Panghuli, to connect the believers from being a faithful servant. Diba? Dapat konektado ang buhay natin sa bawat kapatid. Siyempre, una, konektado dapat sa Diyos. Okay? Wala dapat yan putol. Amen po? Tandaan po natin, pag may putol, hindi ho dumadaloy na maayos. Amen po? Kailangan konektado lahat yung buhay po natin sa Panginoon at of course sa mga tapat na lingkod ng Panginoon. We need faithful men in the ministry. Kailangan po natin yun. Kasi si pastor, hindi natin alam kung kailan kunin ni Lord, dapat merong papalit. Amen? Kaya kailangan natin na merong tapat na mga tao sa ministry ng ating Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Anong sabi po ni Pablo? Sabi po dito, sa wikang Tagalog, at ang mga bagay na narinig mo sa akin, sino kausap niya? Si Timoteo. Sa gitna ng maraming mga saksi, ay ipagkatiwala mo rin ang gayon sa matatapat na mga tao na makakaya rin magturo ng iba. Diba kaya tayo ay nagtitrain ng mga kalalakihan, kaso nga lang, umpisa pa lang, bumibigay na. Gusto mingin ang gawain nung binigyan na, nawala na. See? E paano ka bibigyan ng gawain ni Lord? Diba? Hindi ka tapat sa gawain ko ng Panginoon. Okay?
Okay? So, malinaw na ipagkatiwala talaga sa mga taong tapat na may kakayanan sa pagtuturo tungkol, of course, sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, dadako na po tayo sa ating conclusion, mga kapatid. Dito po sa ating paksa, malinaw na ang layunin pala ng Ebanghelyo ay para tayo maging handa sa lahat ng mga bagay sa buhay po natin. Okay? Kaya ito po tinuro po ni Lord sa atin, sapagkat ang gusto po ni Lord na lahat ng mga ginagawa natin dito sa lupa ay magiging o maging kaaya-aya at kadugudugod, no, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Gusto ni Lord, meron pong tinatawag na conversion of the discipleship in the Lord's church. No? Ma-convert tayo lagi. At tayo dapat ay laging maging, ay laging disipulo. No? Tagasunod. Followers of our Lord Jesus Christ sa kanyang church. No? Sa kanyang gawain. Sa kanyang ministry. No? Hindi lamang po dapat tayo tagapakinig lang. Amen po? Dapat tayo taga-share din. No? Nahiya pa tayo? Okay, nahiya. Diba? Kasi sa kabayo lang yan. Pag nahiya ka, hiya. Hiya, hiya, hiya. Hindi po. Huwag tayong mahiya i-share ang salita ninyo. Huwag tayong mahiya manindigan. Ito kami. Eh ano ngayon? Diba? Ito kami. Itong aral namin na sinasabi ng Panginoon na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Amen? Ang may gawa ng kaligtasan ng Diyos, hindi ikaw. Who are you? Diba? Si Lord ang siyang may gawa. Dapat manindigan tayo. Dito kami sa God's Grace Primitive Baptist Church. Dito kami dumadalaw ngayon. Kasi ito ang katotohanan. Mahirap ba manindigan? Mahirap ba manindigan? Hindi mahirap manindigan kung 100% ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Mahirap yan manindigan pag 50-50 ka, syempre. 50-50 din ang sasabihin mo. Hindi buo na 100 ang iyong sasabihin. Okay? Nawa, tayo ay patuloy na maging masipag, maging masigla sa pagbabasa, pananalangin, pagdalo sa gawain ng Diyos, at pagsasaliksik ng mga aral po ng ating Panginoon. Purihin po Panginoon at nawa, pinagpala po tayo ng ating Panginoon sa buhay, sa kanya naman po ang lahat, ang karangalan at kaluhatian po. Dahil lahat po ito ngayon.